Matapos i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya sa pagka-vice president sa 2022 election. Tila nabubuo ng araw ang ideya ng marami sa ating mga kababayan na matutuloy na ang Marcos Duterte tandem. Ito ang viral issue na patuloy na pinag-uusapan sa mundo ng social media, kung saan kumpirmadong kinakasana ng ilang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos, maging ang demon ni ilang kasapi ng Iglesia ni Cristo, ay pumabor sa Marcos Duterte tandem na noong 2016 pa raw ay pinauna una na ng kanilang ministro ang suporta sa dalawang pinakamalaking pangalan sa mundo ng politika. Dagdag pa ng marami sa kanila, ito na ang isa sa magiging historical event sa mundo ng politika sa Pilipinas, dahil di umaning maibabalik na sa mga Marcos ang posisyon sa Malacanang at maipagpapatuloy pa nito ang nisimula ni Pangulong Duterte, gayon din ang maisakatuparan ang naging pangako ng kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos na this nation will great again. Narito ang full report na umani agad ng samot sa reaksyon sa social media. Kumpirmadong mainit na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang dalawang magiting na lalaki na posibleng maghari sa 2022 national election. Ito'y walang iba kundi si dating Senador Bongbong Marcos at ang Pangulong si Rodrigo Duterte, na kanina lamang ay inamin na natatakbo na siya sa pagka-vice president sa darating na halalan. Ngayon pa lamang ay hindi na nga mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang kanilang excitement sa naging balitang ito, kung saan nag-viral sa mundo ng social media ang ilang mga appreciation post patungkol kay dating Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte, na inuudyo ka na ng maraming netizens na tumakbo sa 2022 election. Nag-viral ang ilang mga comments ng maraming netizens, kung saan ay pinaninindigan na maibabalik muli sa pamilya Marcos ang pamumuno sa Malacanang, at maisasakatuparan na rin ang naging pangako noon ng dating presidenteng si Ferdinand Marcos na muling makikilala ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Sa katunayan, ilang mga miyembro ng di umano ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatunay at nagbigay na ng kanilang suporta sa darating na eleksyon, kung saan ang matunog na tandem na Marcos Duterte ang kanilang susuporta. At ay mismo sa komento ng isang netizen online, "This will be the best election na mawi-witness nating lahat. And as simple as that, nangangamoy Marcos Duterte tandem na. Even though Mayor Sara is the leading in all presidential surveys, I think she will make her words last. Natatandaan nyo yung sinabi niya na if her father will run in VP position, she will never run for presidency. But of course, she is willing to give way and support the people's choice and the chosen one of the other political party. And it's none other than former Senator and real Vice President Bongbong Marcos Jr. Nakaka-excite, and I can't imagine what will be the faces of the opposition when they finally see na natupad na ang naging pako ng ama ni Bongbong. We shall make this nation great again. And it's truly eye-opener to everybody na hindi ang mga Marcos ang tunay na diktador, kung hindi sina Aquino na tropa talaga ni Joma Sison. Dito na siguro magkakaisa ang mga Pilipino, kasi at last may itatama na rin ang wrong interpretation ng iba regarding sa pamilya Marcos. Definitely, BBM is ready even before. Aside from Mayor Sara, he is the most qualified for the position. Saka even if na-denya siya ng Campo ni Robredo last 2016, he continued to serve our kababayas. Well, in fact, his family did. They extend their hands to the needy and gives hope and inspiration that despite of everything, we don't need to lose hope. Of course, after more than 3 decades, we are thankful to the Duterte family and especially to the president himself, na nagbigay sa ating lahat ng pag-asa na mababago at maiaahon tayo mula sa pagkakalugmok ng oligarko. He did a very great job to continue and accomplish the multi-billion projects of this administration para gumaan ang buhay ng mga Pilipino, and even now, patuloy pa rin siyang nag-e-effort na tapusin ang lahat ng infrastructure projects. Kaya mahal siya ng tao at gusto pa siyang tumakbo sa higher post. And that is wonderful full decision para ma-maintain ang mga nasimulan niya. Disclaimer lang, the Duterte-Duterte tandem is great, to be honest. We know the intelligence and capacity of Mayor Sara. Pero pustahan tayo, if she knew na Bongbong and her father, which is tagged by the two greatest of the 21st century, will seek the higher post, she will support this all the way. She is smart enough to understand and to know kung ano ang kayang gawin ng isang Marcos para sa bansa. Same thing to her father, which is loved by 97% of our population. So this will be the end time of the opposition. Mark your calendar, because they heard our voice. And finally, a Marcos Duterte tandem will top the 2022 national election.
Ang bet, matapos ang balitang ito, ngayon pa lamang ay bumuboost na nga ang suporta ng maraming netizens sa matunog na pangalan o tandem sa 2022 election. Ang Marcos Duterte na binubuo ng dating senador na si Bongbong Marcos na tatakbo sa pagkapresidente sa 2022 at kanina nga nang ikinumpirma na rin ni President Duterte na bago pa man pumutok ang balitang ito ay matatandaan na ang religious group na Iglesia ni Cristo ang isa sa naniwala kina dating senador Bongbong Marcos at Pangulong Rodrigo Duterte noong national election 2016. Ngunit tila sa hindi inaasang pagkakataon, di umunoy dinaya ang dating senador kahit si Vice President Lenny Robredo ang itinanghal ng Vice President ay mismo sa Commission on Election. Ngunit hindi na araw ito ang mangyayari sa susunod na halalan kung saan sa National Election 2022 ay matunog pa rin ang pangalan ni President Rodrigo Duterte sa pagka-Vice President at ang former Senator si Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa 2022. Kahit ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. Pinakinggan na ang boses ng taong bayan. Itong ilan sa mga naging komento ng maraming netizens matapos i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya